pag-aaralan na rin na magkaroon ng ikalawang bugso sa pamamahagi ng ayuda. Tuloy-tuloy na ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD at DTI sa mga apektadong rice retailer dahil sa price cap sa bigas. Following the law, we have to stop by the 15th. So by September 14, ang goal natin is matapos natin at least all highly urbanized cities and regions. But we did file for our exemption and we are hopeful na makuha namin yun. The president instructed us to finish this at as the soonest possible time. Puspusa na ang pamamahagi ng DSWD at ng DTI ng ayuda sa mga rice retailers. Bukod sa bukas na ang deadline na ibinigay ng Pangulo para sa pamamahagi ng Emergency Relief Subsidy, inaprubahan na rin kasi ng Commission on Elections na hindi nakabilang sa spending ban sa Barangay at SK Elections ang nasabing ayuda. Ibig sabihin, hindi na pasok sa ban na nakalagay sa Omnibus Election Code Section 261 ang paglabas ng pondo ng DSWD para sa ayuda. Legal na at mas mabilis na ang proseso at hindi na rin questionable na baka gamitin lang ang pondo sa Barangay at SK Elections. Dahil naman dito, ganado din ang mga taga Pasig City na tumanggap ng ayuda. Kahit pabugso-bugso ang ambon, si Nanay Teresita, baka sa mukha ang saya nang mahawakan ng perang pantapat niya sa naging lugi niya noong ipinatupad ang price cap. Re-raise lang naman siya ng mga 5 or more than sa 5, parang ganyan. Kasi malaking adjustment talaga yung kailangan namin. Ang mahal-mahal yung bibili namin. Tapos, paano naman namin siya i-adjust? Talagang tumutulong yung government ka aming maliliit na negosyante. Maraming salamat talaga. Happy birthday, President Marcos. Talagang malaking tulong ito para sa amin. Si Nanay Lucila naman, na presidente mismo ng Pasig Market Station Retailers, iba rin ng ngiti at laking pasalamat sa gobyerno. Maraming salamat po sa ayudang bigay ng ating Pangulo. Ito po ay napakalaking tulong sa mga magbibigas namin, lalo na dito sa Mutsyanang Pasig Market. Kaya naintindihan na po namin, kaya nagpapasalamat kami. Thank you very much, Mr. President. I wish you a more days, happy days to come. Happy birthday, Mr. President. Kaya lang, sabi ni Nanay Teresita, may ilan na hindi makakapunta para tumanggap ng tulong pinansyal at may ilan ding hindi pa napabilang na naapektuhan din ng price cap. Kaya sanaan niya magkaroon pa ng second batch. Yung iba kasi hindi pa nakakakuha. Ngayon, ang sabi naman po sa amin, mayroon second batch. Sana po lahat ng talagang may lisensya ng LGUs, makakuha dahil kung talaga nagtitinda naman sila ng bigas. 220 na rice retailers ang target na mabigyan ng ayuda ngayong araw sa Pasig City. Sabi naman ng DSWD, sakaling hindi makatanggap ngayon, pinag-aaralan pa ang posibilidad na magkaroon ng phase 2 o ikalawang bugso ng tulong pinansyal. Pero kayanin kaya ito ng pondo, giit ng DSWD? Initially, this year, ang appropriation ng programa na to ay 6 billion pesos, of which around 5.4 to 5.3 ang natitira pa na unobligated sa kanyang pondo. That means, kayang-kaya ma-absorb yung programa na to ng without new appropriation.